Good day mga ka-gear up. Welcome back dito sa channel. Ako nga pala si Jap ng Gear Up. Yan. At yung aking kapatid si Dan, nasa likod ng camera. So ngayong araw guys ay magtututorial tayo ng kung paano ba mag-change oil ng motor. Yan. At magpapalit na rin tayo ng air filter. Yan. Itong air filter na to guys is nabili ko sa Yamaha. Yan. Genuine parts siya. Ang price niya is $250. Unahin natin ilagay itong air filter. Yan. Ang gagamitin natin is yung positive screwdriver. So makikita nyo, meron po siyang anim na tornilyo yan. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Dalawa sa silong. Okay? So baklasin na natin. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagpapalit ng air filter guys. Takbo na nitong motor na to is 22,000 yan. Ngayon pa lang ito magpapalit ng air filter, kaya tignan natin kung gaano na siya karami. Yun nga pala guys, mas maganda kung may mas mahaba kayong positive screwdriver para hindi kayo mahirapan sa pagbaklas. Nakita nyo itong gamit natin, medyo maiksi lang siya. Silong. May dalawang klase palang air filter guys. Meron yung pinapalitan na lang siya at meron din yung washable. So ang kakabit natin guys is yung pinapalitan lang siya. Wala tayong mahanap na washable dito sa lugar namin eh. Hugutin na natin siya. Yun. So kung mapapansin nyo guys, yan. Sa 22,000 na natakbo ng motor na to, yan ang itsura niya. Uling na siya. Yan. Natin itong bago natin. Compare natin siya guys. Ito yung bago, ito yung luma. Yan. So kitang-kita nyo naman, di ba? Talagang napakadumi na siya. Halos hindi na makahinga yung ating airbox. So need na talaga siyang palitan. Bago natin siya install guys, linisan na rin natin itong mga part na to. Para naman sulit yung ating pinangang baklas. Punasan lang natin siya. Bit na natin siya. So yung harap pala nito guys is ito, is nakaharap sa atin. Yan. Lalapat lang natin siya. Yan. Pwede na natin ibalik yung kanyang cover. Ganun lang sa dati kung paano mo siya binaklas. Yung mga tornilyo niya pala guys, yan is kung mapansin nyo, yan pare-pareho lang sila ng haba. So kahit magkapalit-palit yan, ayos lang. Nain natin sa silong. Taas na. Okay na siya guys. Kabit na natin siya. Yan. Ito nga pala yung pinagpalitan natin. Kung mapansin nyo yan, ang tinakbo ng motor is 22,000 yan. Ngayon lang siya nagpalit. So talagang wala na. Basura na to guys. Change oil naman tayo. And bago tayo mag-umpisa guys, ay ito yung mga tools na kailangan natin sa gagawin natin. Kailangan din natin ng pliers. At ng yan. Kailangan din natin ng socket wrench at yung kanyang bala, yan. 12 mm.
at itong wrench na 12mm. Optional lang siya guys kung saan, kung anong tools meron kayo dito sa dalawa. Pero sa akin kasi ang gagamitin ko is yung socket wrench, yan, para madali siya. At kailangan din po natin itong embudo, yan. Iwan ko kung anong tawag sa inyo nito. Sa amin embudo kasi. So bago natin umpisan ng chinsel guys, kailangan nyo ng yan, paglalagyan ng tatanggalin nating langis. Yan. Itong Yamaha Mi 125 guys, yan, makikita nyo yung drain bolt nya, right side na banda sa silong ng engine nya. Makikita nyo siya dito. Yan siya guys. At kung maglalagay ka ng langis, ito siya. Dito mo siya makikita guys. Yan, malapit sa may elbow ng pipe. Yan siya. Para malagay natin itong planggana ng maayos, malapat siya ng maayos guys. Side-stand natin yung motor para tumapat yung butas. Yan, para hindi siya matapon. Okay, so kailangan natin ng socket wrench at saka yung bala niya. 12mm pa ang sukat niyan guys. Pwede na siyang kamayin. Pag malawag na siya guys, speed nyo na siyang kamayin para hindi kayo mahirapan. Ayun. So yan guys, antayin lang natin siyang madrain. Maubos siyang tumutulo. Yan. Bago na natin ilagay yung bagong langis. Yan guys, kung kukunti na tumutulo yan, pwede natin siyang itayo din. Alog-alog natin para tumulo lahat ng mga natin ang langis. So ngayon guys, uus na yung langis na tumutulo dyan. Pwede natin ibalik tong drain bolt na to. Make sure na malinis siya, kaya punasan natin. Tanggalin lang natin yung mga namuumuong langis dyan guys. Malinis na siya. Pwede na natin siyang ibalik. Yan. Kamay muna ang gagamitin natin guys para hindi tayo mahirapan. Pwede na natin tanggalin itong planggana. Ngayon, pwede na natin siyang higpitan. Paalala lang guys, kung nag-higpit kayo ng ganito, huwag masyadong mahigpit. Yung sakto lang. Dahil marami na pong nalustred na dahil sa sobrang higpit. Kung maramdaman yung mahigpit na siya, is okay na. So, para mabuksan natin to guys, yung paglalagyan natin ng oil, yan, gagamit na tayo ng flies. Yan. At saka punas para hindi po ito magasgas. So, unahin natin yung punas, then itong flies. Ikutin mo lang siya, counterclockwise. Then, lagay na natin yung ating budo. So, yun guys, sa pag-change oil pala ng motor, yan. Ako kasi, nag-change oil ako ng motor every 1K, yan. So, mas maganda kung mas maga kayong mag-change oil ng motor. So, ito palang gagamitin nating langis, guys. Yan. Kung makapansin mo, yan. Kung bibili kayo, dapat meron nakalagay na pang-automatic siya. Yan. Kasi iba yung pang may kambyo. Yan. Tsaka ito, binili namin talaga sa Yamaha. Genuine din to. Nabili namin to ng 210 pesos. Ang ilalagay natin pala dito, guys, is 800 ml lang. Dahil yun lang talaga yung engine oil capacity niya. So, sakto lang siya. Kung mapansin nyo. 800 ml lang po ito. Hindi na tayo magbabawas o magdadagdag pa. Basta ilagay na natin to lahat. Ang pina. Saan natin siya. Pwede na natin siyang ilagay. Bago natin ibalik yung takip niya is punasan na rin natin siya. Make sure na malinis yung pampupunas nyo guys. Yan. Ganun pa rin kung paano natin siya tinanggal, ganun din. Lagyan na ulit natin ng punas. Tsaka kailangan natin ng flies. Higpit siya. Clockwise.
Nga pala guys, kung mapapansin nyo, yung nilagay ko lang na langis is yung ordinary lang yan. Kasi yung langis may iba't ibang klase. Merong fully synthetic, merong semi-synthetic yan. Kaya agad, ito lang ang nilagay natin guys kasi hindi naman nalulungre itong motor na to. Hindi naman siya lumalayo, dito-dito lang. So okay na to para sa kanya. Yun guys, so natapos na naman ang tutorial natin ngayong araw yan. Sa mga gusto mag-request, pre-comment lang po kayo sa baba. At sana nakatulong sa lahat ng ating ka-gear up yan. Shoutouts nga pala sa mga ka-gear up natin dyan sa San Fabian, Pangasinan. Kay Pops Jones Gatchalian, Jerome Terry, kay Pops Eric Robert Escalante yan, from Diet Camarines Norte pa siya, Alan Gonzalez, Jason Felix, Wendell Costales, Daniel Romero, Albert Velasquez, at sa East Promise Band. Ayan. Shoutout sa inyong lahat at salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa Gear Up yan, at sa ating lahat. Ride safe!